Good morning. Okay, ready na kayo? Inintay ko lang kayo makabalik kasi gusto ko sabay-sabay kayong mag... Naka-monitor ako sa inyo. Lahat po, kung mapapansin nyo, I have 32 CCTV sa loob para ma-monitor namin kayo. Kaya yung kaninang nakita ko nakapikit, huy, gising na, hapon na. Okay, so mag-start na tayo. Okay, nabigyan na kayo ng 7 doctors. Actually, yan ang i-discuss natin sa health forum. On sino pa yung mga wala? Uwi na kayo. Wala na. Ubus na. Lahat kayo bibigyan. Bigyan nyo ako. Higpitan ko yung oras ko ngayon. Okay lang ba? 30 minutes lang ako magpapaliwanag. Okay na sa inyo lahat? Sino yung mga nanonood sa FB tsaka YouTube? Nakapanood na ng health forum? Full. Ano pang ginagawa nyo? Pwede mo yan. Sige na. O parang recap, iba pa rin pag live. Okay lang? Isang pakiusap lang ni Doc Atoy. Ayaw kong makakita ng titingin sa relo. Ang meaning ko kasi noon, psychologically, may tinitignan kang oras, ibig sabihin, naiinip. Okay? Taon ang binilang nyo para masira ang katawan nyo. Taon. Tapos, isang araw lang ang gugugulin nyo to regain back the lost health that you had before. Tama ba? So please, huwag nyo nang isipin kung gagabihin or ano, basta ang mahalaga, uuwi kayo, malinaw ang nakalagay. So pag may nakita akong tumitingin sa relo, lalo kong tatagalan. Sige, start na tayo. Good morning! Good morning! Okay, mamaya nyo nabasahin yan. Dahil yung matututunan nyo, yan din yon, binigyan na namin kayo ng kopya. At lahat po ng matatanggap nyo rito, libre. Alright? Libre consultation, libre health forum, libre mga guidelines, all of those are for free. Pero baliwala yan, pag hindi nyo naintindihan, yung ituturo ko. Okay? At dahil may nakatutok sa atin worldwide, I need to start with a disclaimer. Anong disclaimer? Ang health forum with Doc Atoy, together with Synergia and Zeal to Heal Foundation, we are not conducting health forum to diagnose, treat, nor cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting health forum is to educate our fellow men, specifically Filipinos, kung paano ba o ano ang dapat mong gawin, steps na dapat mong gawin to achieve healing. Ladies and gentlemen, it is not the doctors who can heal you, neither the products that you are going to take that will heal you. It is only the Lord God who can give you healing. Amen? Amen? Kung tama ang gagawin mo. Gustong-gusto ni Lord pagalingin ka, yes. Pero kung hindi tama ang ginagawa mo sa katawan mo, malabong gumaling ka. Totoo? At yun yung ituturo ko. Ituturo ko lang. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Pag hindi, at least, nagawa ko yung responsibilities ko. At ang unang ginagawa ni Doc Atoy, itinuturo ko yung 3 steps. O tingnan nyo, tatlong hakbangin lang pala to achieve healing. Pero it is in accordance with what is written in the Word of God. So ang ituturo ko, yung sinabi ni Lord na dapat mong hakbangin to achieve healing. The first step is, yung sabi ni Lord, ang unang-unang susi sa kagalingan mo is acceptance and admission. Pagtanggap at pag-amin. Ang unang susi sa kagalingan, pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, walang doktor ang makakatulong sa inyo. Tama o mali? Tama. Kaya yung mga in denial, ay wala akong sakit. O, di wala. Hindi mo kailangan ng doktor. Correct. Kaya bawal dadalhin dito ang pasyente na hindi alam yung sakit niya. Ha? May mga nagpupunta kasi rito ang may sakit, nanay, buong pamilya kasama. Lalapitan ako nung anak, doktor, hindi alam ng nanay kung may cancer siya, ha? Huwag mong sasabihin. Paano mo pagagalingin yung hindi alam yung may sakit? Tama? Paano mo sasabihin, nanay, kailangan kitang ipakimo. Oo, bakit? Matindi ang ubo mo. Are you getting my point?
mahirap. Hayaan yung malaman ng pasyente na may sakit siya, may solusyon naman eh. Okay? Okay, pangalawa, admission, pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, wala makakatulong sa'yo. Kung hindi mo aaminin na ikaw ang may kagagawa ng sakit mo na yan, ala nga namang ako. Ngayon lang tayo nagkita-kita, tama ho ba? Pero gusto kong matutunan nyo, eh Dok, bago ko aminin, kailangan maliwanag muna sa isipan namin. Bakit ba ako nagkasakit? Una, itama natin ang maling paniniwala. Ano ang maling paniniwala sa Pilipinas, ng mga Filipinos? Ang unang dahilan ng sakit, sabi ng marami, dahil daw sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks, matatamis. Ayun, tinamaan ng high blood o diabetes. Ikalawang paniniwala natin, dahil daw sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Ayun, may nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa pagtanda o aging. At ikaapat, pinakamaraming paniniwala nyo, lahi-lahi. Mana-mana. In English, oo. Sabi nila, inheritance. Sa science, hereditary. Tama po yung inheritance sa English kasi. Tama yon. Pero hindi pwedeng gamitin sa medicine. Pag inheritance, usually ginagamit yung pagbatas. Okay? At dapat ang inheritance may kasulatan. Yan bang mga sakit nyo may kasulatan? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana sa pinakamamahal kong mga anak sa panganay diabetes sa ikalawa high blood na lang at sa paborito kong bunso syempre bukol nagmamahal inay. Yun yung inheritance. So science, hereditary. In medicine, genetically. Okay, here it goes. Pasensya na ho kayo, medyo makatilalamunan ko ngayon. Kasi po, tinamaan po ako, na, 3 days ago, tinamaan po ako ng trangtuta. Familiar guys sa trangtuta. Papunta, hindi pa siya trangkaso, trangtuta pa lang. Pag napabayaan ko, trangkaso to. Kaya pagka po makati ang lalamunan, ang iinumin malamig na tubig. Maligayon ng mga paniniwala. Ang old time paniniwala ninyo, pag makati, pagod ang lalamunan, sawang-sawa sa pagsasalita, kumanta, nakapagbiritan, iinom na mainit. Mali. Ang anti-inflammatory, malamig. Para wag mamaga ang lalamunan. Anti-inflammatory. At ang malamig po ay nakakapatay ng bakterya. So, hindi tumutuloy mabuhay yung mga bakterya sa ating lalamunan. Kaya pag makati ang lalamunan, uminom ng pinakamalamig na malamig na tubig. Bakit? Kasi namamatay ang bakterya sa sobrang lamig. Wala kasi silang dalang jacket. Kaya yeah, pag inom mo, sabi ng bakterya, oh. Aray, gininawa ko. So, according kay WHO or World Health Organization, itong apat na to ay mga factors kung bakit pwedeng magkasakit ang katawan. Yes, checkan natin. Sila ay factors pero hindi ang pinagmulan. Eh ano ang pinagmulan ng karamdaman? Admit it or not, may mali kang nagawa sa katawan o sa buhay mo dati, ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo humina. Pwede? Bumigay at kinapitan na ng iba't ibang sakit. Tama po ba o mali? Tama. Malinaw po ba ito o malabo? Malinaw.
At para mas maintindihan nyo, gamit tayo ng sample. Kasi naniniwala ako, ang Filipinos, ang hilig-hilig natin sa sample. Totoo ba yan? Namimili nga lang eh. Matamis ba yung mangga? Oo naman, matamis yan. Wala nagbenta ng ano, no, honest. Alam, hindi mo, asim mo yan. Ay, matamis ho yan. Ano susunod nyo sasabihin? Patikim nga. Tama? So, that's sampling. So, ang gagamitin natin sample sa sarili kong katawan. Halimbawa, ang katawan ko ngayon ay may sakit. Sample lang, ha? Hindi sakit yung trangtuta. Halimbawa, may sakit ang katawan ko. Yung sakit sa katawan ko ay resulta na may mali akong nagawa sa katawan o buhay ko dati. Tama o mali? Baliktarin natin. Dati, taong 2015, 16, 17, and 18. Tapos na yon. Mali ang nagagawa ko sa buhay ko during those mentioned years na abuso ko pala yung katawan ko. Pagdating ngayong 2019, humina na yung katawan ko, bumigay na yung resistensya ko. Kinapitan tuloy ng iba't ibang sakit. Tama ba o mali? Tignan nyo, pag ako may sakit, ang dali nyong naintindihan. Tama! Kulang na lang ito. Tama! So, totoo ang kasabihan sa Kongreso at Senado. Madaling magturo. Mahirap umamin. So, naintindihan nyo yung sample? Okay, tapos na tayo mag-sample. Katotohanan naman. Kapatid, ikaw naman. Ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Sakit. Ilan ang attendance mo? 400 plus. Pero yung huli kong tanong, ang sumagot, 100 lang. Which means, correct me if I'm wrong, marami ang hindi nagsalita. Marami ang hindi nagbuka ng bibig. In other words, napakarami pa rin ang hindi umamin. May bad news po ako. Sorry po, pero hindi ho kayo inimbita papunta rito para makarinig ng good news. Ayoko maging plastic, ayoko maging sinungaling. Hindi po good news ang pinuntahan nyo rito. Ang ipinuntahan nyo rito, makarinig ng katotohanan. And I would like to tell you something, guys. Reality do comes in two forms. The good news and even the bad news. Yes, may bad news, pero kung yan ay katotohanan, then it is still a fact. Right? So are you ready with the bad news? Bad news number one. Number one, ibig sabihin may number two yun. Oo. Bad news number one. Lahat ng hindi umamin. Teka lang. Doon sa tinanong ko kanina, kung ano kalagayan ng katawan mo, hindi na rin po gagaling. Grabe naman magsalita itong doktor na to. Akala mo naman maputi. Eh di hindi. Tatapusin ko yung statement. Lahat ng hindi umamin, hindi na rin po gagaling habang buhay. Doktor, hindi po magandang biro yan. Ladies and gentlemen, I'm not kidding, I'm not joking. Because it is written in God's Word. May tanong po ako. Kaya mo bang baliin ang salita ng Diyos? Amen. Hindi. Eh, di tititigan kita. Kaya pala hindi nyo nararanasan ang tunay na kagalingan eh. Hindi ka pa natututong umamin ng kasalanan mo sa sariling katawan, kaibigan. Ladies and gentlemen, katulad ng nabanggit ko, umpisa pa lang, the Lord said in His Word, that the first ever key to healing is acceptance and admission. Kaso wala ngang pag-amin eh. At dahil hindi mo inaamin, eh di hulihin natin saan o kanino ba nagmula yung sakit na meron ka. Gusto niyo bang malaman? Are you ready? Sige, sagot lang kayo ng buong katotohanan. Yang sakit sa katawan mo, meron ba o wala? Meron. Dumami na. Nina, unti lang eh. Iba talaga pag tinakot.
Hindi ako nananakot. Nagsasabi ako katotohanan. Ulit, yung sakit sa katawan mo, meron o wala? Meron. Uy, lahat na. Meron. Bigay lang ba yan sa'yo ng kapitbahay mo? Yes. Pinagkatiwala ba yan sa'yo ng lolo't lola mo? Yes. Inihabilin yan sa'yo ng nanay at tatay mo? Yes. Hindi pa rin. Palagay ko, nahuli ko na. Regalo yan sa'yo. Nang asawa mo. Sagot! Yes. Yung iba gustong umuo. Hoy, bruha. Ang kayang iregalo ng asawa hanggang stress lang. Hindi yung sakit per se. Tama ba? So tingnan ko kung naiintindihan nyo na yung gusto kong iparating. Hindi kay kapitbahay, hindi kay nanay at tatay, hindi kay lolo at lola, hindi rin pala kay asawa. Eh kapatid, sa pagkakaintindi ng isip mo ngayon, kanino talaga nagmula yung sakit na meron ka? Sarili. May isusulat ako rito at sabay-sabay po nating babasahin ng malakas. Pakibasa nga po. Okay, bakit ko isinulat yan? Because the Lord is waiting too long for your true admission. Napakatagal naghintay ng ating Panginoon sa inyong tunay na pag-amin. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Tagalogin ko na lang. Sabi niya, ano raw? Sandali. Nakita ko yung itsura nung... Kat. Paano may pagkakaloob ng Panginoon ang kanyang grasya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na naging kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, alam nyo, ang dami nating kamag-anak, totoo to ha, hanggang kamatayan, hindi nakaranas ng kaginhawahan. Totoo? Bakit? Hindi natutong umamin. At ang katotohanan, ang dami niyong tinuturong iba. Ang dami niyong sinisisi. Ang dami niyong tanong. Ang dami niyong maang-maangan. Imbis sa sabihin, Lord, inaamin ko po, kaya ako may sakit ngayon, nasira ko, naabuso ko, napabayaan ko, at ang buong katotohanan, Lord, hindi ko minahal itong katawan na ipinahiram at ipinagkatiwala mo lamang po sa akin. Tapos. Bakit? Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? No. Pag may sakit, puntang ospital, kuha ng magaling na doktor, bili ng mamahalin at inom ng mabibisang gamot, gagaling ka. Huwesus! Eh, ba't nandito ka sa akin ngayon? Ladies and gentlemen, I have a revelation to make. And I want you to please listen carefully with an open mind and open heart. Bakit? Para hindi masayang yung pagpunta nyo. Kasi kung nandito kayo para makinig lang at hindi nyo naiintindihan, you're just wasting your time. Hindi ako makakatulong. Okay lang? So here is my revelation. Are you ready? Yes. Kung kaya pala kayong pagalingin, tingin ka sa akin, tingin ka sa mata ko, so you can feel my sincerity. Kung kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, kasama ako, ng gamot at medisina, magiging sinungaling ang salita ng Diyos. Ooh. Bigat, no? I will repeat. No, kasi may tugtog eh. May sakit din ho ako eh. Pag nakarinig akong tugtog, talaga sumasayaw ako pare. Pakipatay yung katabi mo. Eh, yung ano, yung cellphone.
nasa seryosong party ako eh. Pasensya na ho kayo. Ito talaga si Doc eh. Tama ba? Pag hindi na nyo ako narinig na ganitong kasaya, hindi na ako si Doc Atoie. Sinapian na ako. Ulitin natin. Kung kaya naman pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, ng gamot at medisina, sagutin mo ko, at bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Huh! Di ba nagpa-ospital na po kayo? Sagot. Di ba nagpa-doktor na kayo? Some of you may specialist pa. Di ba bumili na kayo ng mamahalin at nag-inuman na kayo ng mabibisang gamot na available sa market ngayon? Then answer me please, how come you are still sick until now? So would you like to hear the right answer? Yes. Are you ready for this? Yes. Are you sure? Yes. Simply because healing will only come from God. Yes. Amen? Amen? Period. At kapatid, ang tunay na meaning ng period, nothing more, nothing less. And not unless ikaw mismo, bilang pasyente, ikaw ha, bilang pasyente, yung katawan na may sakit, ang tawag sa'yo, pasyente. Tama? Ikaw mismo bilang pasyente, hanggat hindi mo nare-realize at natatanggap ng buong puso yung sinabi kong that healing will only come from God, please, don't expect healing to ever come into your lives. Right now, you feel good. Bakit? May iniinom na kayo eh. Because you are already taking something. Yes, you feel good. Pero hindi yan yung healing. Ang nararanasan po ninyo, sino yung humihilig? Yung bata? Hindi, okay lang. Siya yun. Akala ko ikaw gising ka eh. Ngayon lang ako nakakita. Isipin mo mula, may sleep apnea yung bata, no? Alam mo yon, sleep apnea? Hindi mo pa narinig yon? Narinig mo na, kaya kasasabi ko lang eh. Nawala tuloy na naman ako. Ano ba yun? Okay, ang nararamdaman nyo dahil may iniinom na kayo, lima lang, hindi healing. Ano yung nararanasan ng katawan mo sa iniinom mo? Pili ka sa lima or pwedeng kunin mo silang lima. Ang tawag dyan, lunas, relief, remedy, control, therapeutic, but not yet healing. Because healing will only come from God. But the biggest question today for you is this. Paano nga po ibibigay sa iyo ni Lord ang healing, hindi ka pa natututong umamin? Kaya, malinaw na malinaw, the first step is acceptance and admission. Kaya o hindi? At bakit hindi ko i-share sa inyo to? Si Doc Atoie personally, ang dami-dami kong kakilala. 10 taon ng diabetiko. 20 years nang may high blood. 30 years nang may hika. Siguro kayo may kakilala kayong ganyan. Meron? O baka ikaw yan. At yung mga kakilala ko, yan na, ito, ito. Alam nyo kaya ang title niya, Health Forum eh. Hindi health seminar. Pag forum, two-way communication, your opinion ay napakahalaga po para sa akin. So, I need your opinion regarding this. Kapatid, ang opinion mo, gusto kaya ng Panginoon na ganyang katagal na may sakit ka pa rin? This is never God's plan for you. If you will read His plan, Jeremiah 29:11, He doesn't have any plan to harm us. At naniniwala ako, sa pagiging isang tao, I believe walang magulang na nagnais makitang ang kanyang mahal na anak ay may sakit ng mahabang panahon. Masakit sa damdamin natin yon bilang magulang. It will break our hearts, right? O, edi sagutin mo ko,
Ano kaya ang nararamdaman ng ating Ama sa Langit na ikaw na mahal niyang anak ay nakikita niyang matagal nang may karamdaman? Kapatid, tumingin ka nga sa akin, you break his heart! Wala na akong kausap. Kayong mga kuko. Nawalan ako ng kausap. See? At itong mga na-interview ko, itong mga kakilala ko, kinuwento sa akin, aba, nagpapagamot naman daw sila. Nagbibilihan ng gamot talaga. At yung mga na-interview ko, ang sabi pa sa akin, araw-araw silang bumibili ng gamot. Bakit? Maintenance nga eh. Oh, tanong ni Doc Atoy, ilang daang libo o ilang milyon na kaya ang naubos mo sa pagpapagamot mo? Marami na? Marami na ho ba kayong nagastos? Okay, next question. Gusto kaya ng Panginoon na nasasayang ang pera nyo? Sa pang nauubos ang pera mo sa panggagamot nyo? Sagot. Hindi rin yan yung plano ng Diyos. Jeremiah 29:11 pa rin. He planned for you to prosper. Wow! Tama ba? And gusto ko ma-imagine mo, kung naitabi nyo yung mga perang ginastos nyo sa panggagamot nyo simulat sa pool, wow! Ang gaganda na ng buhay nyo. Ang gaganda na sana ng bahay nyo. Ang ganda na sana ng kinabukasan ng mahal mong pamilya. So I therefore conclude, mga kapatid, yung sakit mo ang nagnanakaw ng magandang kinabukasan ng pamilya nyo. Ta-na-na-na. Hello? Tapos nababalitaan ko, may suki card ka. Totoo, gusto mong maging suki nila? Nawala yung common sense, no? Honestly, gusto mong maging suki nila? See? Pero you are applying for that card. My goodness, nawawala yata ang common sense natin. Totoo, no? Ako, personal opinion ko to. And everybody is entitled to their own personal opinion. I don't need health card. I don't need that. Bakit? Ang kailangan ko, ingatan ko yung katawan ko. Anong kailangan ko ng health card? Hindi. Ingatan ko yung katawan ko, sigurado hindi ako mapiperwisyo. Dapat yata, yun ang madalas ituro kung paano ingatan ng kalusugan kesa ipurso tayo na magkaroon ng health card. Hello? Are you getting my point? Yes. And that's the advocacy of Doc Atoy. Imagine, I've been into this mission for 14 years now, pero ngayon nyo pa lang ako nakikilala. 14 na taon na ho ako rito. Salamat sa Facebook. Tama? At least, at naniniwala ako na ang social media maganda pag ginamit ng tama. Eh, anak ng kalabaw, pagkakatarantaduhan, nagbabiral eh. Hindi ba pwedeng maganda mag-viral din? Kapakipakinabang? Tama? Educating? So salamat sa mga tumangkilik. Kaya nga, nagtsatsaga ho ako. Nakakapagod magsalita maya't maya. Tas ang kaharap mo, ganyan yung mukha. Naglilingkod ganun ako. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Kaya lagi ko hutong sinasabi, yung madalas ngumingiti, hahaba ng gusto buhay nyo. Yes! Yung mga nakasimangot, malapit na kayo. Ngumiti! Kayo. Iba na sa isip niya. May natatotohanan ba? Okay, sige, tuloy natin. Ngayon, dahil naintindihan nyo na yung mababaw, lalima natin ng konti. Ano ang ibang Tagalog or Filipino word ng dati? Ha ha ha!
May narinig ako. Sumigaw before. Tagalog nga eh. Noon, nakaraan, nakalipas, kahapon. Ayan, luma. Alright? Isang lalim na lang. Ano ang binanggit ng Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Ang sabi ng Lord, ang nakaraan ay dapat kalimutan. And that's the second step. O, di ba? Ano yung second step? Isaiah chapter 43, 18 and 19. Ano ang sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, English first. Forget the former things. Do not do well in the past. See, I am doing a new thing. Tagalogin ko po para sa inyo mga kababayan. Ang sabi po ng Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago para sa iyo? Kaya pala, look at the board now. Kaya pala, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama ng loob, puot sa kanyang kapwa, ay hindi na po talaga gagaling habang buhay. Yeah. Grabe naman tong magsalitang doktor na to. Teka lang ay. Bago kayo sa akin magalit, ayusin muna natin yung pagkakaintindi nyo. Hindi po ito salita ni Doc Atoy. Salita po yan ng Diyos. Pinaliliwanag ko lang. Kapatid, kaya pala hindi nyo pa nararanasan yung totoong kagalingan sa inyong karamdaman. Hindi ka pa natututo magpatawad galing sa kaibuturan ng inyong puso, kaibigan. Ang hirap ng requirements ni Lord, no? Yes. Kaya pala, hindi ka gumagaling kasi hindi na ituturo ito sa ospital. Hello? That's why may Doc Atoy. So here are God's requirements. Acceptance, admission, forget, and forgiveness. So, pipikit ako para hindi kayo mahiyang umamin. Gusto mo bang gumaling? Yes! Matuto mo na magpatawad ng heart mo. Baka ho may natitira pang sama na loob, galit, tampo, hinanakit. Yes. Kailangan matuto. At alam niyo ho ba, may good news ako. Pag natutong magpatawad ng puso mo, honestly, magugulat kayo. Gagaan bigla ang pamumuhay niyo. Luluwag ang mundo ninyo. At higit sa lahat, sasarap ang tulog mo. Yes! At alam niyo ho ba, scientifically speaking, pag masarap ang tulog natin, nagre-repair ang cells natin. Possible ang cell regeneration pag masarap ang tulog. Pero pag hindi maayos ang tulog, walang cells na nare-regenerate. Kaya paulit-ulit ko itong sinasabi, yung mga mahilig magpuyat, umiiksi na po ang buhay nyo. Bakit? Kasi in advance nyo na po. dapat tulog ka na, gising ka pa rin. Advance. Ano yung tanong mo? Paano yung mga call center? That's why DOH ay hindi approved dyan. Yeah! Sinisira nyo ang body clock eh. Kaya nga malaki compensation nila eh. Hello? Kasi masyadong mataas yung health risk. Ah, oh, kita nyo? Yung pag ganun hello? McDonald's? Sige, Jollibee naman. Para tabla. Lako nyo? Oh, kaya pagka may sakit, hindi pwedeng yung tulog. Ang oras ng pagre-repair ng cells, between 10 in the evening until 4. That's the time lang na magre-repair ang cells.
Gusto nyo ng example? Parang vulcanizing shop. Ang vulcanizing shop, may certain time lang na bukas sila. Tama ba? So pwede ka magpa-vulcanize pag bukas sila. Pag sarado sila, hindi ka pwede magpa-vulcanize. Ganon din po ang cells. Nagre-repair siya during operating hours. At ang operating hours niya is 10 in the evening until 4. So kung tulog ka ng ganong oras, mabilis makarecover ang iyong sakit. Ang iyong cells para mawala yung sakit. Malinaw? Oo. Kaya, totoo naman, di ba? Pagka may hatred sa puso natin, napansin nyo lumilit ang mundo nyo. Totoo hindi? Oo nga. Oh, may kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi ka dyan dumadaan? Dito ako dadaan sa kaliwa. Hindi baling malayo. Huwag ko lang makita yung buwisit na yan. Totoo o hindi? See? Eh may utang ka sa kaliwang tindahan. Dito ka muna. Baka masulyapan. Magkasingilan. Eh may utang ka na sa buong subdivision. Anong ginagawa nyo? Tatago. Sa bahay. Totoong nakakaliit ng mundo. Pero kung wala ni katiting na galit tampo sa puso mo, walang hatred dahil marunong ka magpatawad at marunong kang humingi ng kapatawaran, ang luwag-luwag ng mundo nyo. Tama ba? You can go anywhere you wanna go without feeling any fears at all. And that's the life that the Lord wants you to have. A happy and free life. Ang sarap! Kaya kapatid, kung gusto mong gumaling, isa po yun sa dapat mong unahin. Kaya baka may natitira pang tampo, ha? Huy! Galit, hinanakit. Diyan sa puso mo para sa mga ninuno nyo. Patawarin nyo na sila. Ang tagal na nilang bulok. Sa lolo't lola mo. Totoo yun, ha? Nanay at tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kapwa mo, patawarin nyo na sila. At bibigyan ko kayo ng 20-second counseling. Dati kasi nagka-counseling ako. Kaso wala na tayong time ngayon eh. Kaya medyo gipit na sa oras. So, magsishare na lang ako. Gusto mong matuto magpatawad? Totoo? Sino gusto magpatawad? Taas kamay. Ako, Doc. Ako. Yung ganyan, alam nyo kung bakit? Di ba sabi ko sa inyo, nagkakondak ako counseling? Yung ganyan magtaas ng kamay, talagang bukas na sa puso niya pagpapatawad. Yung ganyan, may pride pa. May pride pa yan ako. Kunti lang. Sige. Ayoko kayong basahin ngayon, kaya nga pumipikit ako eh. Kasi madidisappoint ako pag nakita ko maraming mababa ang taas ng kamay. Sige. Gusto mong matuto magpatawad, isa lang ang tatandaan mo sa isip mo. Pag hindi ka marunong magpatawad, you will always be at the losing end. Anong Tagalog nun, Dok? Ikaw lang ang kawawa, hindi ang ibang tao. Galit na yung puso mo, nagdurugo na, talagang gusto nang magrebelde ng puso mo sa galit. Yung kinagagalitan mo masaya. Ni. Apikon. Totoo hindi? Lalo ka ngayon magnyinyo lang yan tumba. Galit na galit ka sa asawa mo, yung asawa mo nag-i-enjoy. Hello. Are you getting my point? Yes. Eh kung papatawarin mo sila, masaya ka rin. And you will live a happy and free life. All right? Yes. Kaya o hindi? Kaya. So, bibigyan ko kayo ng 3 solutions. Ayan, mabilisan na to. Sabi ko sa inyo, recap lang tayo eh. 3 solution. Number 1, yung sinabi ng Lord sa Isaiah, forget the past. And somebody asked me, bakit kailangan kalimutan ng nakaraan, Dok? Di ba ang nakaraan, memories natin yan? The Lord answered, past is just a lesson to be learned. Learn from your past.
apply what you have learned so you can move forward. Kukuha tayo. Aha, ha, ha, ha. Ha, ayun, si nanay. Nanay. Akala ko tulog ka na eh. Nanay, ilan taong ka na? 62. Sulit na yan. Mamamalo. Biro lang ho, nay, ha? Alam nyo yung binibiro kong ganyan, yun yung humahaba ng gusto buhay. Oo. Oh, 62. Ito siya, nay, biniro ko. Abutin to ng 180. Pero ano na rin, nay, wag mo nang gustuhin yon. Malungkot ka na nun. Wala na kami lahat, ikaw na lang. Okay. Ito yung tanong. Sa edad na... Magkakanda, ihi ka na naman dyan. Sa edad na 62, payag ka ba na grade 1 ka pa din? See? Wala sa matinong pag-iisip ang papayag na grade 1 tayo sa edad natin ngayon. Tama. Pero the reality is this. Kahit 62 na, hindi naman kayang ipasa ang pagiging grade 1, papayag ba tayo maging grade 2 siya? See? Kailangan niya munang ipasa. So the whole school year, you need to pass grade 1. Para sa susunod na enrollment, grade 2 ka na. Ang tawag doon, moving up. Tama? E paano kung buong school year, hindi mo na ipasa grade 1? Mag-i-enroll ka pa rin. Anong grade ka na? 1 ulit. Ang tawag natin doon sa English, repeater. O, tingnan nyo yung board. E bakit ikaw, ang tagal mo ng repeater sa sakit mo? It only means one thing. You haven't learned anything from your past yet. So you can never move on. Repeater yan, oh. Hindi ka ba nahihiya? 10 years ka ng grade 1. Dapat valediktorya na yan, ah. 20 years, dapat principal na yan, ah. 30 years, may-ari na ng eskwelahan. Are you getting my point? Yes. So yun yung meaning ni Lord. Past is just a lesson to be learned. Learn from your past. So that's the first solution. Second solution, face the present. Harapin ang ngayon. Bakit? Eh, sakit to ng mga kapwa ko, Pilipino eh. Alam na yun dapat gawin ngayon, ang hilig niyo pang ipagpabukas. Anong habit yun? Manyana habit. Diba? Ano yung manyana habit? Yung ganito, sample oh. Magda-diet na ako. Kailan yan? Mga next month. Bakit mo kinuwento? Gusto mong marinig sa doktor kung bakit mo kinuwento? Kasi puro ka kwento, wala kang kwenta. Kasi puro ka salita, wala kang gawa. Yan ang makwento. Pwede mo namang hindi ikwento? Gawin mo na lang. Pag ginawa mo, tsaka mo ikwento, pag may resulta, magiging inspirasyon ka pa. Pangalawang sample, mag-e-exercise na ako. Uy, kailan naman yan? Mga next week. Bakit? May attend pa akong party. Familiar ba? At yung tuwang-tuwa akong naririnig, sa sobrang tuwa ko pag naririnig ko to, gusto kitang patayin. Ano yun? Yung magpapagamot na ako. O di ba, music to my ears? Doktor ako eh. Siyempre, tatanungin ko, kailan? Pinag-iipunan ko na lang. At doon nagpapantig ng husto ang tenga ni Doc. Bakit? Eh kasi pagpapagamot, pag-iipunan. Pero lintik eh, no? Pag appliances na gustong-gusto nyo, nakakapangutang kayo. Di baling may tubo? Sorry po ha, magsasalita ako, a bit bad word, pero I want you to listen. Para sa iyo to, may paggalang naman ako. Ang kakapal po ng mukha nyo. Kayo rin po, makakapal. Hindi pa ako tapos. Kayo rin po, ang kakapal po ng mukha nyo. Bakit mo sinabi yan, Dok? Aba? Pag material na bagay, nakakaisip at nakakagawa agad kayo ng paraan. Pero pagkakalusugan, pag-iipunan, which means, ito conclusion ko ron, ha? So, mas mahalaga para sa'yo ang material na bagay kesa sa sarili mong buhay.
Eh di totoo yung sinabi ko, ang kakapal po ng mukha nyo. Totoo yan. Pag nakabili kayo ng toga, alam niyo yung toga? Sapatos. Toga ang tawag dyan sa kalye. Pare, bago toga ako. Imported, branded. Ang halaga niyan, 15,000. Tanungin kita ngayon, pinagyayabang mo yun eh. 2,000 halaga ng vitamins para sa katawan mo, nakabili ka na? Di ba ang kakapal ng mukha nyo? Ha? Wow! Pagka niresetahan kayo ng doktor, maghahanap pa kayo ng generic. Ha? Pero ang damit mo, branded. Kapal ng mukha nyo. Wala na. Sige. Alam mo kung bakit may sakit ang katawan mo ngayon? Gusto mong marinig? Diretsuhan? Hindi mo siya minahal dati. Ngayon, naniningil ng konti. Hindi mo pa rin magastusan. Kailan mo siya planong mahalin, kaibigan? Bukas. Ngayon nga! Face the present, bruho! Ang galing. Naintindihan nyo, ha? Kaya, kasi sa medisina po, bawal po sa amin ang manyana. Kasi po, may kasabihan kami sa ospital, tomorrow might be too late. Yeah. Maaaring napakaliit ng bukol na meron ka ngayon. Yes. Tomorrow pala, cancerous na yan. Tapos nababalitaan ko, itong ating mga kapwa Pilipino na kababaihan, may nakakapanat lahat, binabaliwala nyo lang. Yes! Ano sabi? Oh, may bukol. Mawawala din yan. Ano yan, mancha? Naintindihan nyo? Kaya bawal po yung manyana. Isipin mo, ha, every day of our lives na binibigyan tayo ni Lord ng morning pag gumigising tayo. Ako, tuwing imumulat ko yung mata ko, gusto kong umiyak para magpasalamat. Because every morning that the Lord gave us a day, it's an opportunity for you to live a happy life. Lagi yun. Kaya ka binibigyan ni Lord ng panibagong araw. Opportunity for you to live a happy day. Kaso yung iba, ba't ba naman? Kasi nagising pa ako. Kaya sana po yung matututunan nyo. Sabi ko nga, hanggang doon lang naman ang kaya kong gawin eh. Mag-share, ituro, mag-guide. Correct? If you will follow, the Lord says that you are following, then maybe He will give His grace of healing. Pero pag nakita ni Lord that you are not really following, at least, malinis ang conscience ni Doc Atoy, itinuro ko yung pwede niyong ikagaling. Kung gagawin mo, si Lord bahala magpagaling. Tama? Pag hindi, edi mag-practice kayo sa arawan. Hindi nga, mag-practice kayo. Kung naiinitan kayo sa araw, naku, maghubot-hubad kayo sa tapat ng arawan. Bakit? Mas mainit po sa impyerno. Kung hindi ka sanay matulog nang walang aircon, mag-practice ka na, tol. Dahil mas mainit sa impyerno. Paano ko nalaman? Galing si Victor doon. Naikwento lang sa akin. Siyo galing si Vic, pinabalik. Hello, tumawag. Okay. So, harapin natin yung ngayon. Kalimutan na nakaraan, lesson to be learned. Kung ano ang nakaharap ngayon, harapin natin. Kasi pag ang problema, tinalikuran mo, pagbalik mo, problema pa rin eh. So, might as well do a solution right now. Correct? And number 3,
Gawa ng tamang action, right action, to have a better future. Bakit kailangan tama yung action, Doc? Eh, ang linaw-linaw naman eh. Mali yung dati mo, di ba? At bata, at ang naging resulta, teka lang, naging resulta ng pagkakamali mo dati, nagkasakit ka. Oh, eh, nakasulat ko, wala akong binubura. Correct? At bata pa lang tayo, sinasabi sa atin ng magulang natin, at tayo na ngayon yung magulang, sinasabi rin naman natin sa ating mga anak, kapag mali, dapat itinatama. Agree or disagree? Ngayon, may tanong ako sa lahat ng pasyenteng nandito. Papayag po ba kayo na itatama ni Doc Atoy kung mali ang dati mo? Yes. Are you sure? Yes. May masasagasaan po ako. Okay lang po ba? Yes. Okay lang? Hindi, kanina pa ako nananagasa. Okay lang talaga. Okay, I have 6 questions. O, di ba tapos na? Step number 3 na. I have 6 questions if you will be honest. In answering my 6 questions, pag narinig niyo yung last, liliwanag yung isip mo, lilinaw pati paniniwala niyo, and last but not the least, malalaman mo sa sarili mo kung totoong gagaling ka pa ba sa sakit mo o hindi na habang buhay. At least, kung maririnig niyo yung huling tanong ko, walang fake news. Bakit? Live kayong umatende. Tama ba? Walang cut, walang editing, live. Walang fake news, walang false hope, walang broken promises. Upon hearing the last one, you'll tell to yourself, ay, pwede pa pala akong gumaling. Ang sarap kaya nun, na ma-realize mo na pwede ka pang gumaling? Correct? Because God is the God of hope. So if you lose hope, you are losing your God. Tandaan niyo yun. God is the God of hope. Kaya hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa dahil nasa Diyos ang pag-asa. Amen? Amen. O kaya yung kabaliktaran, pwede mo namang pag-anaring mo na ikahanim, kaya pala, hindi na talaga ako gagaling. At least alam niyo na. Okay, are you ready with the 6 questions? Question number 1. Kapatid, ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Pag may sakit, pumupunta kayo kay? Si doktor nagbibigay ng? Reseta. Reseta lang, reseta. Ulitin ko, reseta. Anong gamot? Pag gamot ang binigay niyan, wala nang buti-buti ka. Anong binigay ng doktor? Reseta. Anong nakasulat sa reseta? Gamot. Very good, gamot. Ika-5, di ba ininom niyo po? Yes. Ika-6, wala mo nasasagot, makinig. Ika-6 na tanong. Di ba ininom mo yung gamot na inireseta ng doktor na napuntahan mo kasi nga may sakit ka? Ininom niyo yung gamot, tama? Tama. Ika-6 na tanong. Nung ininom mo yung gamot, yung totoo ha, nung ininom mo yung gamot, may binago ba kayo sa ginagawa nyo sa buhay at katawan mo dati? Wala. Pakilakas ang sagot. Wala. Wala. And why are you expecting to have a different result? Ayan ha. Basic na basic. Parang 1, 2, 3 at ABC ha. Ang linaw-linaw. Lalo na yung mga matatanda. Makinig maigi ha. Ang linaw-linaw, umpisang-umpisa pa lang. Ang dahilan ng sakit ng iyong katawan ngayon, mali ang nagawa mo sa buhay at katawan mo dati. Resulta, nagkasakit ka. Okay? Nung nagkasakit ka, pumunta ka sa pinakamagaling na doktor. Kahit sino pa yon. Nagbayad kayo ng malaking halaga. May bayad, di ba? Bumili kayo ng mamahali na tuminom ng mabibisang gamot na available sa market ngayon. Totoo yun. Okay? Pero, maayos din ang tanong ko at maayos din ang inyong sagot. Patuloy nyo namang ginagawa yung mga mali nyong nagawa
sa katawan at buhay nyo dati. Gagaling o hindi? Hindi. Hoy, wala pong magic sa medisina. Walang magic sa doktor, walang magic sa gamot. English, if you always do what you did wrong before, the results will always be wrong. Ngayon, nagtataka pa ba kayo na ang tatagal na ng mga sakit nyo, hanggang ngayon yan pa rin po ang sakit nyo? Wala ho kasi kayong kaplano-planong magbago. Mahiya naman kayo. Ang linaw-linaw ng Word of God and nobody could ever break it. Guys, I mean it. Nobody could ever break the Word of God. Ano ang sabi niya sa Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death. Tagalog. Ang tunay na kabayaran sa ating mga kasalanan dapat ay? Pero mapagmahal ang ating Ama sa langit. Kahit nagkasala ka sa sarili mong katawan, hindi ka agad namatay. Bakit? Kasi mahal ka niya. Binibigyan ka niya ng pagkakataong makapagbago. Imbis na namatay ka sa ginawa mong kasalanan sa katawan mo, nagkasakit ka na lang muna. Baka sakaling, pag nagkasakit ka, may matutunan ka at magbago ka na. Kaso anong ginawa niyo nung nagkasakit kayo? Yung totoo, nag-inuman lang kayo ng gamot, pero walang nagbabago sa inyo. And you are expecting healing? Lana akong kausap. Ay! Ngayon, paki-analyze nyo, tsaka tayo magtuloy. Kasi alam ko, maraming gusto magtanong sa akin eh. Wala na akong pwede magtanong pag natapos yung health forum. Bakit? Lahat ng tanong nyo, nasagot na ni health forum. That's the reason kung bakit ayoko na magbigay ng consultation ng hindi umaatin. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami nyo na sinubukan. Totoo hindi? Oo, tignan nyo. Kung ano-ano yung iba, pumunta pa kahit gano'n. Uy, may nagpapagaling dun, dura lang. Talaga? Kamusta ka? Ah, si mama. Yung iba, totoo yun ha. Naniniwala ako, marami sa inyo naghahanap na talaga ng kagalingan eh. Kung saan nagpunta. Yung iba kung ano-ano na sinubukan. Yung iba, nag-herbal na. Totoo? Yeah. Nag-natural, nag-food supplement. Yung iba nga, nag-member pa. Para may discount. Kung kamusta, ba't nagpunta ka pa rin kay Doc Atoy? Hindi ka nila napagaling. Ano ka ba? Hello? Are you getting my point? Yes. Kaya huwag kayong iinom ng kung ano-ano kung hindi nyo kayang gawin yung itinuturo dito. Bakit? Ayoko na magsayang kayo ng pera. Kaya nga nililinaw ko eh. Health forum is free. Consultation is free. Nagbigay pa kami ng giveaways. 7 doctors. If you can't follow this and them, don't expect healing. Ayoko ng plastikan. Bakit? Ang gusto ni Lord, katotohanan. And the truth will set you free. Di ba? Sino nagturo niya? No, kailangan tanggapin mo may sakit ka. Yung iba, baliktad eh. Naku, I don't claim it in Jesus' name. Nakan. Tama, hindi mo naman ikiklaim eh. Meron ka na. Hindi mo kinlaim. Meron ka na. Ano ba naman, ang laki naman difference nung hindi ko kiniklaim, wala akong cancer. Meron na nga eh. Huwag mo nang i-deny, meron na. Huwag ka mag-alala, may solusyon naman eh. Pero hindi pwedeng hindi mo tatanggapin. May sakit ka, aminin mong ikaw may kagagawan yan. Ang nakaraan, kalimutan, may matutunan. Tama? At itama yung mali. Oh, magbago! Eh, pinagsabihan ng doktor na bawal. Pagka wala nang kaharap, wala nang bawal. Konti lang naman ito. Gutom na ako eh.
Naku, talaga? Naku, kaya itong matatanda na to. Love na love ko yung mga yan eh. Sobra mo, basta senior, love ko. Love kong paluin. May natutunan ba? Tama no? So, diretso na tayo para tapos na. Minana ba ang sakit o hindi? Hindi. Oo, oh, edi magpapahinga na yung mga ninuno nyo. Ngayon pala, ngayon pala sila magpapahinga, kaya mamayang gabi, asahan nyo, papasalamat sila. So, hindi minana sakit, hindi? Hindi. Sino may kagagawa na sakit mo? Hindi. Anong tayo? Bruha ka, huwag mo ko isali-sali. Pero tayo. Hindi kita kilala. At saka huwag kami, ano to, tropa-tropa, ganon. Sarili! The Lord said in His Word, your body is your own responsibility. Yung mga bata, responsibilidad nating mga magulang. Yes! Pero as they grow older and they already know what is right and wrong, then their body becomes their own responsibility. Responsibilidad mo ang sarili mo, hindi sa ibang tao. Hello? Tama? Tingnan mo yung mga anak nyo medyo malalaki na. Kumain ka ng gulay, ayoko. May magagawa ka? Kaya bata pa lang, turuan nyo na. Paano matututong kumain ng gulay ang bata? Babing baby pa lang, pinatikim nyo kagad ng matamis sa dila. Kailangan hindi makakatikim ng kahit na anong matamis ang dila ng bata na wala pang 3 taong gulang. Kasi instinct yon. Pag sumayad ang matamis sa dila, matatandaan ng brain na ang masarap, matamis lang. Kaya pag pinakain nyo ng walang lasa, ayaw na niya. Hello? Aba, lintik itong mga magulang ngayon ay. Ilang buwan pa lang ang bata, pinagyayabang pa sa kapitbahay. Tignan mo yung anak ko. 3 buwan pa lang yan. Marunong nang sumipsip sa istro. Anong kalabaw talaga, oh. Sa akin mo ipakita, kukutosan ko yan. 3 buwan pa lang ang anak mo, naka-soft drinks na. Hallelujah. Are you getting my point? Yes. Tandaan nyo, isa lang dapat ang pagkain ng bata, gatas ng ina. Dahil ang gatas ng ina ay punong-puno ng colostrum, pag dumedede ang bata sa dede ng ina, hindi kailangan ng bakuna. Bakit ang mga niluluno natin, may bakuna, wala? Kaya mapapansin nyo nung araw, walang autistic. Walang bonggolo, autistic po, autistic. Nakikinig kasi bingi. Joke lang, joke lang. Sabi niya, ano raw? Biro lang. Pagka, ano yun? Aubrey, Aubrey. Aubrey. Hindi. Ano mong gagawin ko? Kaya pag nawawala, ito, may sakit din si Dokatoy. Pagka nawawala ako, bumabalik ako sa opisa, good morning! Ayun. Pag dumedi po ang bata sa dede ng nanay, because of the colostrum, kumpleto na po yun ng antibodies. Which means you don't need bakuna. Kaya yung mga ninuno natin, walang bakuna nung araw. Kaya during those times, walang autistic. Walang mongoloid, walang may ADHD, walang ADD. Napansin nyo? At ang bata na lumaki sa gatas ng ina, marespeto sa mga nakakatanda. Napansin nyo pagka breastfeeding ang bata, sutsut pa lang ng nanay, kinakabahan na. Shhh! Yes! Dahil ang gatas niya tama ang timpla. Pero anong pinagdedede nyo sa mga bata ngayon? My God, gatas ng baka. Anak ba yan ng baka? Kaya pag tinawag nyo, halika rito. Moo. Kakain na. Moo.
Kaya paulit-ulit na lang kami, paulit-ulit. Sa DOH, alam nyo naman to, ang linaw-linaw ng commercial, breast milk is still best for? And daddies. Kaya dalawa yan. Huwag kayong madamot. Anong kaso ang problema ngayong panahon ngayon? Yung daddy lang ang dumidede. Kaya yung daddy, pag sinutsuta, shhh! Ah, dyan na! Dyan na! Uwi na! Bakit? Nakuha nung daddy lahat ng colostrum. Kaya yung grupo ko, colostrum boys yan. Ah, alam nyo na. Ah, mga magiging nanay pa lang, padedehe ng asawa. Isang sutsut lang yan. Okay, so hindi minanasakit, di ba? Sino may gagawa na sakit mo? At dahil inamin mo, huwag mong kakalimutan ang petsa ngayon. Anong date ngayon? July 19. Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Kaso, kahit may susi ka, kung hindi ka marunong gumamit, useless ang susi. Parang kotse. Bigyan kita ng susi ng kotse. You don't know how to drive. Hindi ka makakaalis. Tama ba? So, okay lang ba? 20 minutes ako, ituturo ko lang kung paano gagamitin ang susi. Okay lang, 20 minutes pa ako? Yes. Iba na yung yes nyo, ha? Yes. Wala naman tayong magagawa, eh. Basta ituturo ko pa rin. Uy! Hindi ko alam na malakas kiliti mo. Hindi na ikwento sa akin ng nanay mo yan. Oo. Virgin ka pa, tol? Boy. Kapal na mukha mo, no? Yan, tanda mo na yan. Wala ka nang buhok dito, eh. Ne, mabait po yan. Sobrang bait. Alam nyo, kayo tatanungin ko, pag umoo kayo, sa tingin nyo, pwede ko na ba siyang bigyan ng increase? Yes! Apat lang sumagot. For... majority, hindi. Sige. Oh, so ituturo ko na lang yung susi kung paano kayo gagaling, ha? Question. Ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? Yes. We. Hindi nga. Yes. Yung mga malala na, naniniwala ako dyan. Mayat maya na yung Panginoon. Panginoon. Yung malala na. Yung hindi... Oh, sige. Ba't ko tinatanong? I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen? Amen. Hindi nga lang eksakto kung ano ang gusto mo. Alam mo na nagpray ka, Panginoon. Wala na akong pera, Lord. Malayo pa yung sweldo. Lord, padala mo na ako ng pera. Sa Palawan, ha? Padadala ka ba sa Palawan? Ah, sasagutin ka ni Lord sa ibang pamamaraan. Pwede kanyang bigyan ng opportunity para kumita. Pwede rin namang humipo si Lord ng ibang tao to bring you what you have prayed for. The Lord will touch somebody's heart. Tama? Yes. Eh, paano kung nagpe-pray ka tungkol sa kagalingan? Lord, pagalingin mo na ako. Hirap na po ako sa sakit ko. Bababa ang Panginoon na tihipuin ka para gumaling ka? Yes. Hindi. Parikoy, pabukas ang ilaw, ba't ang dilim? Nagtitipid ba tayo sa kuryente? Nagbabayad naman ako. Hindi, joke lang. Hindi ho akin to. Oh, ano ang gagawin ni Lord? Gagamit siya ng channel o ng instrument. Tama? To bring you what you have prayed for. Kung ang prayer mo tungkol sa karamdaman, sakit, katawan, kalusugan, ang ginagamit ni Lord na channel, ang tawag sa amin, mga... Pakibasa malakas. Pero may kailangan kayo maintindihan. Walang doktor na nagpapagaling. Oh, ayan ha. Nakaharap na ho kayo ng sobrang prangka. We doctors are really not capable of healing any single one. Kahit isa, wala. Why? Because we cannot enter the human body and repair what's wrong inside. Hindi nyo kami pwedeng inumin. As pagtapos na kami, iluluwa nyo.
Tama ba? So basahin natin, ano ang trabaho pala ng doktor sa mga pasyente? At para hindi kayo maligaw, babasahin nyo sa Word of God, hindi sa encyclopedia. Basahin natin. Ang mga doktor, according kay Lord, ay mga taong pinagpalang mag-aral simply to be the patient's guide. So we can only guide you, but we cannot heal you. At sa totoo lang, nag-guide naman po, oh, pakibasa nga. Sumakit ulo ko, Lord. Ang tatanda na. Sabi sa akin, RX. Prescription! Anong RX? Prescription, reseta, recommendation. Layman's term, gabay o guidelines. Ako, hindi lang yan ang binibigay ko. Napansin nyo? Nagpapaliwanag muna ako. So I go beyond an extra mile. At sinasabi ko sa patients ko, Nanay, yung inreseta ko, tatapusin mo o iinumin mo ng 14 na araw, ha? Ano sagot nyo? Yes. Pakilakas ng konti. Yes. Pagkaharap kami. Ang babait nyo, no? Pagkakaharap ang doktor, yes, doktor. Apa, doc. Ginawa nyo pa kaming bibi. Ano ko po, doc? Dala-dala nyo yung reseta. Nakangiti eh. May hawak na eh. Pagdating sa butika, magkano yan? Grabe naman, pagkamahal naman ang gamot na yan. Ano bang klaseng gamot yan? May ginto ba yan? Sige, bigyan mo ako ng 5 araw lang. Totoo o hindi? At ito po, isa sa mga primary reason I decided to become a missionary doctor. Bakit? Napansin kong gumagawa, kapwa ko Filipinos only. Ibig sabihin na ang kapwa ko Pilipino, pagdating sa gamutan, ang hilig niyong tumawad. Totoo yun. Narinig niyo na ang gagastusin sa gamutan, 5 to 10,000, iba kayo magsalta, grabe! Gamutan, 5,000? 10,000 aabutin, gamot lang yan? That's how you react. Pero may pakiusap ako today, okay lang ba? Favor, okay lang? Patingin nga ako ng mga cellphone. Dali, labas. Dali, labas. Yeah. Bakit, Doc? Isasampal ko sa pagmumukha mo. Sorry. It's just a figure of speech. Pero may katotohanan sa lalim ng sinabi ko. Kung kanina nagsalita ako ng hindi maganda, mas masakit ngayon. Kapatid, kanina ang kapal lang ng mukha mo eh. Ngayon, sobrang kapal ng mukha nyo. Makapal pa sa cellphone na kaya nyong bilhin ngayon. Bakit? E tungkol sa gamutan ng katawan, 5,000 to 10,000 halaga, the way you react is beyond imagination. Grabe! Sobra! Sobra naman! Gamot lang 5,000? Ganyan, that's how you react. Pero lintik yung mga cellphone na kaya nyong bilhin ngayon. Mga gadgets na kaya nyong ibili para panregalo nyo pa. Kahit magkahalaga ng 50,000, hindi naman ako nakakarinig ng word na grabe. Hindi ako makarinig from you ng word na sobra. Nakita nyo kung gano'ng kakapal ang mga mukha nyo? Bakit pag cellphone, walang problema ang halaga? Pagkakalusugan, may limitations ka. Is that how you value God's gift of life to you? Yun lang ba ang halaga ng buhay mo? 10,000? Grabe na? Ha? Pag sinugod kayo ng ospital, anong sasabihin? Narinig nyo, gagastos ng 30, 50, 80 mil. Naku, anong sasagot nyo sa doktor? Pag-uusapan muna naming pamilya yan, ha? Magmi-meeting muna kami. Itatawag ko sa kapatid ko sa abroad. Pero kaya nyong bumili ng kotse ng walang meeting-meeting? Nakakabili kayo ng sasakyan ng walang usap-usap? Nakakabili ka ng sasakyan ng hindi mo tinatawag sa kapatid mo sa ibang bansa? Hindi ko kayo maintindihan. Sige, kayo na bahala. Oh, bahala na. Kanya-kanya na tayo uwi. Nakita nyo? Hi, anyways...
Limang araw, siyempre, iinumin mo yan. Bakit? Sayang naman. At dahil ininom mo ng limang araw, definitely, it will take effect on you. Gamot yan eh. Pag tumalab, gaganda at gagaan ang iyong pakiramdam. Tanong ni Doc Atoy, pag maganda at magaan ang pakiramdam, yung totoo ha, bibili ka pa? Hindi na. Iinom ka pa? Hindi na. Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? Kaya makikiusap naman ako, tapatan na tayo. Kung talagang mas matalino pa ho kayo sa amin, huwag na ho kayo magpapadoktor kahit kailan. Aba, eh mas matalino pa kayo sa amin, di ba? So you don't need us. Pagalingin mo yung sarili mo. Bakit namin sasabihin 14, kaya pala ng 5? Sige nga. Do you think doctors are earning pag kumpleto na treatment mo? Bayad na si doctor consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF. Ano yung PF? Ako nga, wala niyan. Are you getting my point? Matalino pa talaga kayo sa amin eh. Ako, pag ang pasyente ko may edad na, malambing ako sa kanila. I call them nanay or tatay because I want them to feel, uy, ang turing sa akin ni Doc, parang family. Yes. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ililista ko ho yung bawal, ha? Huwag mong kakainin yan. Naglilista ko. Huwag niyong kakainin yan. Bawal. Anong sagot niyo sa amin? Pakilakas. Pagkaharap kami. Iba ang aura niyo pagkakaharap ang doktor, no? Oh, yung ama, yes, doktor. Apadak. Pero pag nasa bahay na, naiiba na ang aura. Konti lang naman, masama ba yun? Titikmang ko lang naman ah. Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yun. At ang pinakamatalino mong palusot matanda ka, pwede akong kumain yan. May gamot naman eh. Hello? Okay, tapusin na natin para makauwi na rin ako. Oh, kapatid, sa madaling salita, ikaw pala mismo na may sakit, alam na alam mo nang bawal. Kahit anong naging palusot, dahilan, katuwiran mo, kinain mo pa rin. Dahan-dahan, bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling ba o hindi? Hindi. Hindi. Mamayang gabi, pag-uwi nyo, mag-pray ha? Mataimtim. At huwag kayong makikipag-usap kahit kanino dahil ang tatanungin mo, sarili mo. Anong itatanong mo sa sarili mo? Tingin sa board. Paano nga ba maipapadala ni Lord yung kagalingang matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya? Ayan. So lahat ng gusto nyong itanong sa doktor, kahit sa panig ng mundo, kahit espesyalista o hindi, o kahit sa ang ospital nyo gusto magpunta at magtanong kung bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin, nasagot na po natin today sa nakasulat sa board. So, bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling ba o hindi? Hindi. Hindi. Pwede ka pang lumala. Tama ba? At syempre, pag lumala ka, naniniwala ako, iiyak ka na naman kay Lord, Panginoon. Hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo naman ako pinagagaling. Ano sagot ni Lord? E di wow. Si Lord pa sinisi nyo, no? Tibay. Si Lord pa sinisi nyo? Hindi lang yon, naririnig ko, nagkakalabitan to mag-aasawa, nagbubulong-bulungan. Naninira kayo na ibang doktor. Diyan kayo magaling. Lipat na tayo ng doktor. O bakit? Mahina yan, doktor ko. Wow! Mahina? Nakagraduate ng medisina? Nakapasa ng board? Nakapag-specialized? Ang tawag nyo mahina? Pwede ikaw na magaling. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, no? See? Ang daling manisi, no? Ang daling makita yung pagkakamali ng iba, pero sarili mo pagkakamali, wala talagang pag-amin ka. Hello? Hindi pa yan, may narinig.
Nagpanig pa akong bulong-bulungan nyo. Lipat na tayo ng doktor. O bakit na naman? Hindi ako hiyang. Ano yung hiyang? Ano ba kami, shampoo? Pero ito, professional's advice ni Doc. Kung yung doktor na napuntahan mo, hindi ka comfortable, hindi ka kampante, wala yung faith and trust mo dun sa doktor na pinuntahan mo, suggestion ni Doc Atoy, you need to change or transfer to another doctor ASAP. Ano yung ASAP? Pinakamabilis sa pagkakataon. Bakit to? It will never work out. Bakit to? Nagkakaroon ho ng kontrahan. Anong kontrahan? Hindi na nga naniniwala yung utak mo paano pang gagaling ang katawan mo. In psychology, meron kaming tawag dyan. Psychosomatic. What psychosomatic? Whatever your brain believes, your body will achieve. Kaya pagka may masakit sa inyo, huwag mong sasabihing masakit. Lalong sasakit. Kaya mapansin nyo, pagka may masakit ang ipin at sakit, sakit! Pasakit ng pasakit. Yes! Kaya pag nangihina ka, huwag mong sasabihin nangihina ka, you'll get weaker. Sa tingin nyo, yung ginagawa ni Doc Atoy, nakakapagod? Pero kinokontra ng utak ko, hindi ako pagod. Kasi pag sinabi pagod, talagang, pagod na nga, pagod na, pagod. Pahina, totoo yun, di ba? Pero pagka sinabi ng utak, kailangan malakas ka, malakas! Malakas. Pag magpapahinga, tsaka masabi, pagod na ako, pahinga ka na. That's it. Imagine, I've been into this mission 14 years. I'm not wearing gloves. I'm not wearing mask. Prone ako dapat dahil puro kaharap ko, pasyente. Correct? Pero may shield ako ng Panginoon. Una yun. Pangalawa, hindi ako nagmamask tsaka nag-gloves. Ayoko maramdaman ang patience ko na nandidiri ako. Oo, hindi ho ako madidiriin. Actually, pag may nakita pa nga ako sugat, dinidilaan ko pa. Ah, may sugat. Ano ba nasa isip nyo? Yung iba, sabi, yak! Nasa utak lang talaga. Akala nyo yung... Ano ko, aso? Laway, no? Okay, naintindihan nyo ako? Okay, ha? Okay. So, wala sa doktor. Sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Kanino? Sa Panginoon. Ang linaw. Sa Panginoon, kung gagawin mo yung tama sa sarili mo. Malinaw, no? So, we doctors, we are just a bridge to get you there. So, healing is between you and God. Alam niyo kung ba't ko ito sinulat, kung ba't ko ito nilista, itinuro? Maya-maya lang mag-uuwian tayo, kanya-kanya tayong bahay. Tama? At hindi kita matututukan, hindi kita mababantayan. Kaya itinuro ko na. Pero ang hindi nyo alam, habang nandito kayo ngayon, nagpakabit po ako ng CCTV sa mga tahanan nyo. Oo nga. At ang pinakabit ko, yung pinaka-high quality, high definition, mata ng Panginoon. Kaya ito yung sasabihin ko. Makakapagsinungaling kayo sa doktor, no problem. Makakapagsinungaling ka sa sarili mo, no problem. Pero hindi kayo makakapagsinungaling sa mata ng Panginoon. Correct? Kaya, at ako siguro, halata nyo naman, napakalakas ko kay Lord. Obvious naman, di ba? At ito, ha, modesty aside and to God be the glory. Every day na nagpe-pray po ako, kasama po ang mga pasyente ko sa prayers ko. Yes! At dahil, sinasamantala ko, alam ko, malakas ako kay Lord eh. At dahil malakas ako kay Lord, alam ko, napapakinggan niya ako maigi. Ganito akong klase mag-pray. Panginoon, yung mga pasyente kong totoong masunurin, inyo po agad pagalingin. Ayos, di ba? Lord, yung mga pasyente kong nakita mong pasaway, inyo na pong kunin. Ah,
Okay. Malinaw ah? Malinaw ah? So alam nyo kung saan kayo pupunta? So ano kay Lord. Ano trabaho ni doktor sa buhay nyo? Sino ang gagawa? Ano si Lord? Wala ka nang gagawin. Si Lord ang guide, si Lord ang si Doc ang guide, si Lord gagawa. Tulog ka lang. Okay, so guide lang ang trabaho ni Doc Atoy, correct? Pambura, idol. Sa likod ko? Ay, to, oo. Ito na, tol. Ako na, ako na. Thank you, ha? Talagang tinawag kita para iabot lang, oo. Hayaan mo nang ako magbura. Total, ako yung doktor. Ako yung nagpapaliwanag, oo. Ako yung nagsusula. Ako rin yung magbubura, oo. Kayo, dyan lang, kain-kain lang. Sabay-sabay lang sa akin pag-uwi. Ganyan. Uy! Nagulat ako sa'yo. Tapos na! Tapos na! Okay, so i-guide ko kayo, kapatid. Ito na yung third step. Ay, salamat. May natutunan kayo? Yes! Maganda ba yung natutunan? Yes! Ako kasi pag maganda yung natutunan ko, pumapalakpak ako. Plastic. Walang kusa. Kailangan kakantsawan pa. Ay, may plastic din dito, oh. Okay, third step is what is written in Revelations 22 verse 2 at saka po Ezekiel chapter 47 verse 12. So, tatlo lang yung step, di ba? Ang dali-dali, no? Inano ko lang, dinetail ko lang. Tama? Okay. Ano yung Ezekiel and Revelation na yan? Oh, tingnan nyo. Anong nakita nyo sa drawing? Salamat po. Sa ibang probinsya, kabuti. Ang tingin nila siya. Puno yan, puno. Oo. Busit ka talaga. Di ba ang puno po ay nagkakaroon ng bunga? Mataas yung bunga, gusto natin kunin, we are using sungkit. Sungkitin natin yung bunga. Nasungkit na, pwede pa bang magbunga? Bakit? Because the roots are still there, may posibilidad na magbunga pa rin. Pwede pa nga madagdagan ng bunga niyan eh. Mga kapatid, ito katawan nyo. Yung bunga, it represents sakit. Diba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? O, hindi nagkasakit, bunga na yon. Result. Yung panungkit, it represents gamot sa Tagalog. Sa Tagalog, ha? Okay? Sa Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, bulong. Sa Kapampangan, panulo. Sa mga taga-Tugigaraw, uro. Sa mga taga-Sambuanga o Chabacano, medisina. Sa probinsya ko, synthetic drugs. Walang pakialaman ng probinsya. Pinakialaman ko ba probinsya nyo? Porkit synthetic drugs sa amin, social na kagad. Joke lang, joke. Yung panungkit, it represents operasyon. It represents chemotherapy, radiotherapy, dialysis, and insulin. So lahat ng sakit na pwede nyo maisip, ito lang po ang gagawin sa ospital. Wala na akong nakalimutan. Either of those. Dahan-dahanin natin. Sungkit, kayang magtanggal ng bunga. Tama? Eh yung ugat ng puno, matatanggal ba ni sungkit? At dahil nandun yung ugat, pwede pa rin magbunga kahit ilang beses tayong manungkit. Same goes now with your body. Look, 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 look. Ang trabaho ng gamot at synthetic drugs, para lang silang sungkit. Kaya nilang magtanggal, pangalan lang ng sakit, yung bunga. Eh yung pinag-ugatan, bakit ka nagkasakit? Natanggal ba? Kaya pala ang inyong sakit, paulit. Kaya pala kayo may maintenance. Hello? Lumilinaw ba? Lumilinaw? Ang trabaho ng operasyon, nagtatanggal po yan ng bukol. Okay? Eh yung pinagmulan, bakit ka nagkabukol? Natanggal ba? Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera nyo, babalik lang. Lilipat lang siya sa parte ng katawan ng pasyente.
Ang trabaho ng chemotherapy at radiotherapy, nagpapatay po yan ng cancer cells. E yung pinagmulan, paano ka nabuhayan ng cancer cells? Matatanggal ba ng chemo at radiation? Kaya pala yung pasyenteng may cancer, kahit na operahan na, nakapagpa-chemo, nag-radiation, nag-brachy, nag-cobalt, bumabalik lang ulit ang sakit na cancer. Kaya nga sa medisina, meron kaming terminology na recurrence, relapse, remission. Dahil nandun ang ugat, pwedeng bumalik ng sakit. Malinaw? Huh. Alright. Ang trabaho ng dialysis, meron ba rito? Nagda-dialysis, meron na? Candidate for dialysis, mataas creatinine. Ayun, meron. Okay. Ang trabaho po ng dialysis, nagpapababa po yan ng bilang ng creatinine. Dok, ano po ang meaning ng creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. So pag mataas ang crea, maraming lason. Yun dugo. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho ng maayos yung kidney. Tama? Oh, marerepair ba ng dialysis yung mahinang kidney? Oh, tagalinis lang ng dugo ang dialysis, pero hindi magre-repair ng kidney. Kaya pag napasok ka dyan, most likely habang buhay ang dialysis. Correct? Ang trabaho naman ng insulin, pinabababa niyan ang bilang ng glucose o blood sugar sa katawan ng pasyente. E yung dahilan, ba't umaangat yung glucose ng pasyente? Sira o mahina ang pancreas ng pasyente? Marerepair ba ng insulin yung pancreas? E di habang buhay na naman ang insulin. Malinaw po ba? Okay, tapusin natin. Tingin! Ano trabaho ng doktor sa buhay nyo? Guide. Sino ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat nyong gawin pala sa puno? Tanggalin ang ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? May narinig ako sumigaw patay. Walastik. Ang haba nung seminar, no? Yung iba, madaling araw pa rito. Nung patapos na, patay din. Walang silbing seminar to. Hoy, mga bruha! Ugat po ito ng sakit. Hindi ng pasyente, nung patay. Pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente? Buhay! Salamat sa Diyos. May sakit pa, wala na. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at umiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. So, ladies and gentlemen, look. Napakatagal nyo nang ginagamot ng inyong mga sakit. And the Lord is now giving you an opportunity. The Lord is just giving you an opportunity kung gagawin mo. Tama ba? Yun yung health forum. Opportunity lang to. Pero hindi ito magpapagaling sa'yo kung gagawin mo lang. Don't get rid of sakit. Go to the root cause and get rid of it. So, sakit will never come back. Tama? Tanong. Eh, Dok, ano ang pinag-ugatan ng mga sakit namin? Nagkaroon kayo ng mahinang organ sa loob ng katawan nyo kung bakit biglang bumagsak ang inyong immune system. For your information, ang immune system po ang kaisa-isang doktor na nilikha ng Diyos at inilagay sa loob ng katawan natin. Alam nyo, kung buhay ang doktor mo ngayon sa loob ng katawan, walang may sakit sa inyo ngayon. Bakit? May protector ka. Bakit walang sakit si Doc Atoy? Malakas ang immune system ko. Tama ho ba? Kaso mahina na po yung immune system mo. Paano namang humina yung immune system namin, Doc? Kasi marami kayong organs na hindi nagtatrabaho ng ayos. Paano nang hina yung organ namin, Doc? Diba, inamin nyo na kanina sa umpisa na may mali kang nagawa sa katawan at buhay nyo dati? Agree or disagree? Agree. Ang English na ito, wrong lifestyles. Doc, ano po yung wrong lifestyles? Tingin kay Doc. Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw,
ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya rito hanggang ngayon, hindi pa rin makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang mga juices. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola, direct pa focus ako. At lahat ng nanonood sa akin sa YouTube at saka sa Facebook. Nanay, tatay, lolo at lola, may tanong si Dok Atoy. Hindi ho ba kayo nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Aba, kayong matatanda pa nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang mga apo nyo? Hoy! Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga na mga panlalason nyo. Sorry po ha. I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Tayo, admittedly, very blessed tayo nung panahon natin. Hindi ko alam kung alam nyo to, pero sabi nila sa akin, bakit? Nung panahon natin, nakapaglaro tayo sa kalsada. Totoo o hindi? Patintero, Loksumbaka, tumbang pero, tumbang preso, tama ba? Tago-taguan, Chinese garter, piko, correct? Yes. So, ngayon, kung nakakapaglaro tayo ng ganun, bakit tayo blessed? Kasi naaarawan tayo. Pinapawisan tayo. Tama ba? Nakapag-exercise tayo. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan dahil may kalaro tayong totoong tao. That was before. Ngayon, heart-to-heart talk nga tayo. Tignan ko kung kaya mong iangat pa yung ulo mo. Bakit yung mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, ha? Ang hawak-hawak, radiation ng gadgets at cellphone ilang oras araw-araw. Kapatid, tumingin ka nga sa akin, you are killing your own kids. Ha? My goodness, asan ang utak mo? Ha? Ang linaw-linaw, gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12-year-old above. Damn it! Tatlong taon pa lang ang anak mo naka-cellphone? Sagutin mo ako, what for? Ha? What for? Ang tatamad nyo kasing mag-alaga! Ano? Sus, Mariosep kayo. Pasensyahan tayo. Wala na akong magagawa. Basta ako, ginagawa ko yung part ko. Sige nga. Tingnan nyo, hindi na marunong makipagkapwa tao mga anak nyo. Ang kalaro, ano? Virtual. Kaya tingnan mo, pag tinatawag mo, anak, kakain na, wait lang. Wait lang? Naku, tampal sa akin yan. Wait lang. Wait lang? Sasagutin mo, magulang mo, wait lang? Are you out of your minds? Ikaw naman, payag gawin na wait lang? Nawawalan ka na yata ng values mo. Ha? Hindi ka na nire-respeto ng anak mo, payag ka? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Kainis to mga to. Kakagigil eh. Sorry ho ha. Eh kasi kung sa pamamagitan ng pagsasalita ko araw-araw ng ganito, may isang magulang ang tamaan at magbago. May naililigtas akong bata araw-araw. Tama ho ba? Tingnan nyo, wala nang kalaro mga anak nyo. Walang kaibigan. Di ba? Nya! 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 Basag yung cellphone. Hayaan nyong umiyak. Bakit? Healthy ang pag-iyak sa puso at baga ng bata. Pero ang radiation, nakamamatay talaga yan. Ha? Huy!
O, taas kamay ng mga ulirang magulang. Wala na, wala na. Guilty, no? Sorry po, ha? Hindi ko sinasabi ito para manakit. Sinasabi ko to para matuto tayo. Wake up call. Wake up call. Hindi pa tayo huli. Tama? Mm. Dati, ewan ko, naalala nyo to. Yung mga kabatch ko, naintindihan ako. Alam nyo ho ba na senior na ako? Oo, oh, may junior kasi ako. Senior ako. Sinabi ko ba citizen? Para kayo, sira ulo kayo, no? Hindi ko naman sinabi citizen. yung mga kaidarang ko, more than pa, naalala nyo ang mga babies nung araw, binibilad sa arawan? Okay, naalala nyo? Ako, binilad ako ng nanay ko 5 araw. Sa kalimutan niya akong balikan. Kaya, ano? Sabi niya, kaya ka umitim. Salbahe rin ito. Si, nirekta ko, kaya ka umitim. Sabi niya. Okay, bakit binibilad ang mga babies? Wow! Alam niyo? Yung iya naman. Alam niyo pala. That was before. Eh, di sagutin mo ako right now. How come yung mga anak at apo nyo ngayon, tanghali na, tulog pa rin sa loob ng kwartong di aircon? So nililinaw ko, nanay, tatay, lolo't lola, kayo ang pumapatay sa mga bata nyo, ha? Please, huwag tayo maninisi ng iba, ha? Kasi pagka may namamatay sa ospital na bata, nagugulat ako sa sigaw ng nanay, bakit siya pa? Wow, sino gusto mo, ha? Yung kapitbahay. Ganon? Nag-gets niyo, ha? So, those are wrong lifestyles. Nakaranas tayo ng escalator at elevator. Totoo, di ba? Second floor lang, ayaw nyo na maghagdan. Ang tawag namin dyan sa Tagalog, catamaran. You know? Nakaranas kayo ng pedicab, tricycle, tri-bike, padjak, kabilang kanto lang ang bibilhan nyo, inuupuan nyo pa. Diba? Katamaran pa rin yan. Okay, so ladies and gentlemen, itong mga wrong lifestyles natin is written in the Word of God, one word, four letters, sins. Kasalanan. So, magtatapos ang ating usapan, malinaw na malinaw, ang pinagmula ng karamdaman, walang iba, kundi kasalanan sa sariling katawan. Amen? Amen? At ang pinaka-good news, ang ating kasalanan, Panginoon nakahandang magbigay ng kapatawaran. Amen? Amen? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... So, kailangan lang may gagawin. Ano ang dapat gawin? Kayo, tatanungin ko, gusto nyo bang palakasin muli yung organ ninyo? Yes. Kasi pag lumakas yung organs, mabubuhay si immune system. Tanong, paano lalakas ang organs nyo? Ano gusto nyong ibigay ko sa inyo? Kailangan ba ng organs nyo ng nutrisyon? Yes. Or kailangan ng organs nyo ng lason? Ano sagot nyo lahat? Nutrition. Check. Ba't puro lason na gamot ang araw-araw nyong iniinom ngayon? Kapatid, look. It doesn't really make sense, ha? At dito nasira ang science. Would you like to hear how? Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Come on, it will never happen. Mauubos tayong sanlibutan. Mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaso nga lang, may problema si Lord. Ano yun? Ikaw daw, believe na believe ka sa science. Kaya tinatangkilik mo ang likha ng science. Pero hindi mo tinatangkilik ang likha ng Diyos. May tanong sa iyo si Lord, where is your faith, my dear children? At para ipakita ko ngayong gabi na to kung nasan ba ang paniniwala nyo, tingin dito, ha? Para makita nyo kung nasan ang paniniwala nyo, eto na, gisigin mo na katabi mo. Sabi, huy, kakain na. Ha, tingin. Pag-nutrisyon ang ibinibigay namin sa inyo ngayon, ang dami niyong tanong, ang dami niyong takot, ang dami niyong duda.
Nung lason ang ibinigay sa inyo noon? Aba! Walang nagtanong. Walang natakot. Walang nagduda. Basta nyo na lang ibinuka ang inyong bibig at nilunok siya. Believe ako sa inyo. Pag natural, pwede ba sa akin yan? Effective ba yun? Gagaling ako dyan. Ha? Nung gamot, basta binanatan mo, tingnan nyo, natural ang haba ng paliwanag ko. Pero andain nyo pa rin tanong. Sa kabila, walang paliwanag, ngumanga ka. Kayo mag-isip. So anong ibibigay ko sa inyo? Dalawa meron ako. May guidelines ako ng nutrisyon, may guidelines ako ng lason. So ano gusto mo para sa iyo? Nutrisyon o lason? Nutrisyon. So burahin natin 'to. Saan tayo kukuha ng nutrisyon? Diyan papasok yung third step. Sinunod ko sa paggawa ko ng guidelines yung ibinili ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon? Tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, sino po ang nagsalita? Panginoon. Tama? Hindi si Doc Atoy ang nagsalita nito, si Lord. At ang pag-uwi nyo sa bahay, buksan nyo. So you can understand na makikipag-usap si Lord sa heart mo, hindi si Doc Atoy, okay? Sa pangako ni Lord sa katawan mo, healing. Hindi basta lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control. The Lord promises healing, hindi therapeutic. Kaya pala, walang commercial, miski isa, ang kayang gumamit ng salitang healing. Bakit? Hindi nila kayang ibigay sa inyo yan. Tama ba? Kanino galing ang healing? Kay Lord. So, if we will ask the Lord, Lord, paano namin makukuha ang healing? Diba ang linaw na sagot niya? Dapat galing sa bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. May binanggit bang kemikal? May binanggit na kemikal? Kaya pala yung mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Bakit? Walang kemikal masyado nung araw. Nung nauso yung kemikal, kumbaga yung mga ninuno natin, sumusunod pa sa Panginoon. Yun! Tama no? Nung nauso ang kemikal, umiksi ang buhay ng tao. Naintindihan niyo na? At kung gusto nyong ituro pa ni Doc, paano makagagaling yung tanim ni Lord? Yung bunga at saka dahon, ipapasok ko sa science. Kasi mas believe daw kayo sa science eh. O tingin, stoy, mga believe. Yun bang mga dahon at bunga galing sa puno at halaman na nilikha mismo ng Diyos, yung dahon at bunga? Ang laman ba ng dahon at bunga? Nutrisyon o lason? Ang talino talaga ng Diyos. Di ba nutrients ang kailangan ng organ natin para lumakas imbis na lason araw-araw? Yes. Kaya kapatid, pag-aralan mo nga, hindi mo kailangan maging grade 6 para maintindihan to. Kung simula ngayong araw na ito, china-challenge na kita, tapos ka na ng health forum, kaya mo ba na sa tahanan mo, ikaw naman ang maging mabuting ehemplo? Yes. Weh. Totoo? Anong ehemplo, Doc? Simula ngayong oras na ito, hanggang sa mga darating na araw, mas marami na ang ipapasok mo at sa pamilya mo na nutrisyon. Bawasan nyo naman ang lason. Kaya o hindi? Kaya! Oh, kaya mo pala eh! Ang bait ko nga, sabi ko, bawas, hindi zero lason. Bawas. Oh, ngayon, hindi mo kailangan maging grade 6. Understand this? Kung simula ngayon, mas marami ang nutrisyon, babawasan ang lason. Do you think makaka-recover ang organs? Yes. See, if the organs are already recovered, will they function properly? Yes. If they are already functional, may sakit ka pa? Wala. Pag wala ka ng sakit, do you need gamot? No.
Pag hindi ka uminom ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. So, hindi siya magic. So, ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. May natutunan? Okay. Sa narinig at nakita niyong presentation, pwede bang gumaling o hindi? Pero wala hong magic, ha? Hindi pwedeng may iinumin ka lang intayo. Ayan na. Ayan na, malapit na. Ayan, pagaling na. Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory.